And makikita nyo yung nakalabas na yung indicator na yan. Tapos pwede na kayong pumihit. Ngayon pipihitin natin. Ayan, ayaw. Ay, magandang araw mga sir. On the click naman yung ating gagawin ngayon. Isya pa lang ito mga sir. I-demo ko muna kung ano yung issue nito. Itatry mo natin siyang pinutin. Tapos makikita nyo dyan lalabas. Siyempre pagka makikita nyo yung nakalabas na yung indicator na yan. Tapos pwede na kayong pumihit. Ngayon pipihitin natin. Ayan, ayaw mapihit. Okay naman yung battery nito. Tapos okay naman dun sa pinaka sa may baba ng battery natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano yan i-troubleshoot at bago natin mabaklas yung susian, kailangan mo natin tanggalin yung headlight assembly nya at yung mga cover sa main pipe cover at yung kanyang inner para mailabas natin yung mismong ignition switch kasi andun yung may problema rin. Kaya i-check natin lahat, step by step po yung gagawin natin dito para makuha natin kagad yung problema nito kung bakit ayaw mapihit yung kanyang susian. Tatanggalin mo natin yung mga cover. Pag nagbaklas kayo ng front top cover, pababa dapat para hindi mabali yung kanyang clip. Yan, dapat pababa. Kasi ngayon lang daw yan mabubuksan. Kaya medyo matigas pa. Yan, natanggal natin. Tapos ingat-ingat dahil yan yung clip dapat pababa para hindi mabali yung kanyang clip kasi pag once na nabali yan pagsisimula na ng ingay. At tapos isusunod natin yung headlight. Tapos tatanggalin din natin to, itong inner sa kayong main pipe cover. Dito tatanggalin din natin siya. Ito na, bakas na rin natin yung main pipe cover. Tapos dito tayo pupunta. Itong mga socket na to. I-double check nyo dito kasi may four connection dito. Kasi sa 150, iba naman yung sa mismong dito sa may on and off at iba rin yung sa may dito sa may pindutan dito. Yan, iba rin dito kaya kung makikita nyo dyan, may wire dito at may wire din na sakit dyan. Yan, may wire na sakit dyan at mayroon ditong wire din na para doon sa pagpihit ito. I-check natin dito kasi may four connection dito. Itatry muna natin din isang dito kasi yung isa dito nangitim na. Ayan, nangitim na. At itatry natin yan. So pag troubleshoot nito, kailangan step by step muna. Unang-una, yung mga sakit na yan, yan yung muna nating bubuksan. Check muna natin yung mga pin, baka may mga nangitim na. Ito mga sir, makikita nyo, kinalas-klas ko na to. Kasi totally, ngayon pa lang ako makaka-encounter nito, pero isi-share ko na rin sa inyo para in case na magka-problema yung Honda click nyo na 150, at ito na po yung dapat nyong gawin. Ito, pinaghiwalay ko na to itong susian sa kayong kanyang. Ito yung sa pagka pumindot tayo ng push button. Tatanggalin ko muna. Medyo sensitive si 150.
Kasi si click 150, dalawa po ang sakit sa may susian. Ito yung sa main, sa switch. Ito, yan yung sa main, sa switch. Yung dito yan. Yan. Tapos, ito namang isa. Ito yung sa pagka nag-start tayo ng push button at lalabas yung logo key indicator. Ito po yung nagbibigay ng function para mag-open na ito. Yan, mag-open to. Kung mapapansin nyo dyan, pag wala ito, hindi nakakonek dito sa susian, ito nga sara, ito magkaiba to. Sa click 150, magkaiba, dalawa po yung socket nya. Ito yung sa susian. Yan, dito yan. Tapos ito yung nag-i-indicate ng kapag pumindot na tayo ng push button, usang lalabas yung key indicator sa may panel na ready na tayong magpaikot. Yan. Tapos ito naman yung tinanggal natin. Ito yung nakasaksak dito. Kaya kung minsan pagka naka-off yung ating susian, ito yung nagsisilbing lock niya. Kanina hindi natin siya mapihit-pihit dahil itong kanyang mechanism sa loob ay kinalawang na. Nalawang na siya. Kaya ginawa ko rito, nilagyan ko siya ng lagis. Tapos, nisprayan ko na rin siya ng W40. Medyo hindi ko na rin siya na ipakita sa inyo. At least kung sakaling mangyari ito sa on the click ninyo, alam nyo na po kaagad ang gagawin nyo. Huwag na po kayo munang bibili kaagad ng parts hanggat hindi nyo pa siguradong yun yung parts na ating papalitan. Gagawin nyo dito, paghihiwalayin nyo itong dalawa na to. Madali lang din naman itong paghiwalayin. Tapos lagyan nyo siya ng langis dito kasi ito yung parang nag-i-stock sa ating susian dito para hindi natin siya mapihit dahil nga tinanggal natin to kaya napipihit natin to kahit hindi naman siya naka-on yung parang hindi lumabas yung logo na indicator dahil dito okay. Ganun lang po yung gagawin nyo. Medyo nahirapan pa ako dahil siyempre bago natin masabing ito ang sira, kailangan muna natin mag-troubleshoot muna. Ay bali, ito ipabalik na natin to, simbolin na natin to. Yan, dahil dito may lock to. Yan, ito yung kanyang lock. Ito yung nagsisilbing lock niya para hindi mapihit itong ignition niya. Kaya ibabalik na natin to. Basta pagka nagbaklas kayo nito, tandaan nyo lang lagi kung ano yung mga tinanggal nyo dyan, i-segregate nyo kaagad para kung sakaling kuhan, hindi na kayo marito. Oop, tumalsik. Tumalsik pa yung spring. Kaya ingat-ingat sir sa pagtanggal po nito. Kasi medyo sensitive. Yan. I-off nyo mo, i-gawin nyo dito, ipihit nyo muna konti ito. Para hindi mapirsa yung spring. Yan, yan kasi yung nagtutulak doon para hindi natin mapihit niya. Para hindi natin maglaro. Tapos, susunod ko yung cover dito. Yan, ito yung cover niya. Yan, ganyan yung position niyan. Tapos, kailangan natin tuktukan to dahil may lock kasi to. Yung lock dito sa pinakailalim. Yan, para hindi kumalaw. Yan. Tapos, tornilyo. Yan, ilalagay natin yung mga tornilyo niya. Ano ba ito?
Tapos susundan natin to. Dapat muna pala isa bago din cover. Yan, tatanggalin muna natin to. Dapat ito muna yung mauuna pala. Tapos motor na ilyok. Yan, nung naibalik na natin yung ito nya, hindi na natin siya mapihit kasi ito yung nagsisilbing lock para hindi mabuksan yung motor. Kailangan muna yung remote para mag open to, mag trigger siya para ma-open natin yung susian. Kung sakaling ma-encounter nyo to, gawin nyo kagad, tanggalin nyo to, spray nyo ng W40. Babalik na natin yung mga tornilyo nya. Kaya huwag muna kayo bibili kagad ng mga parts. Kailangan muna i-troubleshoot nyo muna mabuti para hindi sayang yung parts na bibili natin na hindi naman din natin magamit ito. Yan. Okay, lalagyan na natin ito sa motor. Yan, lalagyan na natin ito. Dito. Tapos ito yung kanyang trigger. Tapos testing natin siya kung gaganat o kung aandar na. Ayan na, bali nasusiyan na natin siya at pwede na tayong mag-postart. Yan, kung makikita nyo naman dyan, maandar na. Hindi tulad kanina, talagang hindi natin talaga mapipit. Ang dami ko pang ginawang try para ma-assurance natin na ang sira lang talaga yung kanyang ignition switch. Hindi sa computer box, hindi rin sa ito yung sa remote. Kaya yung sa remote niya. At makikita nyo dyan, binaklas ko na rin yung kanyang mga battery harness kasi chinik ko rin yan. Kasi isa rin yan sa mga isa sa mga chinichik pagka ganun ang ayaw umandar. Baka mamaya kasi may ingat-ingat ng daga o naglo-loss connection lang. Kaya binaklas ko rin yan. Kaya kung sakaling ma-encounter nyo yan, ito na lang po yung bubuksan nyo. Yan. Para mapaandar nyo. Yan lang po yung ginalaw ko dyan. Kaso nga lang, bago nyo ito matanggal, tatanggalin nyo lahat ng cover sa harap. Yan. Kung makikita nyo naman dyan, tinanggal ko pa lahat ng kanyang cover. Okay, papatayin natin. Medyo maingay sa lifter. Yan, ibabalik na natin. Lahat ng mga tinanggal ko dyan, ibabalik ko na dahil okay na to. Napa-start naman natin.
Ito mga sir, naibalik na natin lahat ng mga clearings nya. Lahat ng mga cover, naibalik na natin. Yan, naibalik na natin lahat. Tapos ngayon, titesting natin siya. Ito yung remote nya. Dapat naka-green lahat yan. Yan, dapat naka-green. Tapos dapat malapit sa motor. Okay, i-start na tayo. Ayan, makikita nyo dyan, labas yung key indicator. Tapos sabay pihit na tayo. Ayan, nagbukas na rin kanya yung panel. Ayan. Yan, pinatay ko muna. Tapos isang testing pa tayo ng pag-start kung may problema yung ating sosyan uli. Yan, dapat lagi nyo yung makikita yan. Tapos pagka nakita nyo yung lumabas na yung key indicator logo na yan, pwede na tayong pumihit ng ignition. Ito. Hindi tulad yan kanina na talagang kahit anong gawin natin dyan, nakalabas na yung logo. Yan. Hindi tulad kanina na pagka pindot natin ng push button, lalabas na yung key indicator nyo dyan sa may panel. Tapos kanina hindi natin ito mapihit. Yan, hindi po natin mapihit tong kanyang susian. Yan, nag-i-start na. Kaya ayaw mapihit tong kanyang susian, itong switch, dahil dun sa mismong trigger nung sa may susian, yung pinakita ko kanina sa inyo na may sakit, naglulos na kasi yon, tapos kinakalawang medyo talagang mahihirapan na yung kanyang magnetic wire na magtulak dun sa mismong yung parang lock niya sa loob. Kaya ganun nangyari, hindi na natin ito mapihit. Yeah, parang ganyan yung nangyari, hindi natin talaga mapihit. Kahit anong gawin natin dyan, talagang hindi natin mapapastart. Kaya ngayon, ginawa ko doon, nilagyan ko siya ng langis, tapos inisprayan ko na rin siya ng W40 para matanggal yung kalawang. Ayan, tapos pit tayo ulit. Start tayo. Ayan. Kaya napaka-importante muna na kailangan nyo munang i-troubleshoot yung motor bago tayo bumili ng parts para hindi sayang yung ating parts na bibiliin. Tapos i-on natin. Ayan. Tapos pit ng susian. Yan, ayan, may start na yung motor. Okay, sana may naibahagi akong kaalaman sa inyo regarding sa port, at sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po yung bell icon para lagi tayong updated. Okay, ingat-ingat po sa pag-wiring ng motor niyo o pag-aayos ng motor niyo. Ingat-ingat po mga sir, ride safe po.